sa patuloy nating pagdinilay tungkol sa pananagutan, ay balikan po natin ang pagtawag ng Panginoon kay Haring David. Bagamat si Haring Saul, katulad ng aking binasa, ang unang hari, ang pinakatanyag na hari ng Israel ay si Haring David. Si Haring David po ay anak ni Jesse. Meron po siyang 8 anak. Ganito po yung nangyari. The prophet Samuel was sent by God to anoint the new king of Israel. Dumating po ang propeta sa bahay ni Jesse. At ang sabi ng propeta, "My visit is peaceful." Pero bago dumating ang propeta, inutusan ni Jesse yung kanyang anak na si David. "Doon ka na lang sa bukid. Magpakain ka ng hayop. Ayusin mo yung pananim. Umalis ka muna dito." Doon lang po ay tumigil tayo magdilay. Mayroong VIP na dadalaw sa bahay nyo. 8 kayong magkakapatid. 7, sabi ng tatay mo, "Dumito kayo." Ikaw, sabi ng tatay mo, "Mayroong darating na bisita. Umalis ka muna." May darating na bisita, huwag ka muna dito sa bahay. Pwede ako magreklamo. At pwede nating sabihin, "Hustisya, hustisya." Bakit yung kapatid ko pwedeng humarap sa bisita? Bakit ako? Pupunta ako sa bukid. Pero anong ginawa ni David? Pumunta sa bukid. Hindi naman nanumbat. Hindi naman nainggit. Hindi naman nagreklamo. Hindi naman sumigaw o sumuway sa tatay. Sumunod. Dumating ang propeta at akala niya, ito na yung hari. May bulong kay Samuel. Not him. Pangalawang anak, not him. Pangatlo, pang-apat, pang-pito, not him. Sabi ng propeta, "Ito lang bang anak mo?" Sabi ni Jesse, "Meron pang isa na sa bukid, pero maliit pa yon. Pinapunta ko muna doon kasi hindi naman siya siguradong mapipili." Sabi ng propeta, "Call for him." And when the prophet Samuel saw him, the voice said, "That's him. Anoint him." At pinuhusan ng langis, at sa pamamagitan ng pagbubuhos ng langis, bumuhos sa kanyang Espiritu Santo. Hintay lang po kayo. Kailangan ko lang ho ikwento, pero magninilay po tayo maya-maya. Pangalawang tanong ay, nung pinili si Haring David, kahit siya ay pinapunta muna sa bukid, ano ang kanyang naging reaction? Umiwas ba siya? Hindi. O pagka buhos sa kanya ng langis, hindi ba niya sinabi sa kanyang tatay, "Akala nyo, ha? Akala nyo hindi ako worthy, ha? Akala nyo hindi ako yung pwede, ha? Pinalayas nyo pa ako, pinapunta nyo ako sa bukid?" Nanumbat? Hindi. O kaya, pinuntahan yung 7 kapatid at nakapamaywang at sinabi, "O, akala nyo, no?" Hindi. What was it? There is only one word for it. Authenticity.
pagpapakatotoo. Anong ibig sabihin ng pagiging totoo? Binigay sa akin, tatanggapin ko. Alisin sa akin, salamat. Ibalik sa akin, okay pa rin. Hindi alisin sa akin, pagsisikapan ko. Ang ibig sabihin po nito ay, kung ikaw ay binigyan ng pananagutan, huwag kang tumakbo. Yung mga madre, yung mga pare, yung mga seminarista, sasabihin nila, hindi naman ako karapat dapat. Hindi naman ako karapat dapat magmadre, magpare, magpumunta sa seminaryo. Totoo naman. Pero, hindi naman tinatawag ng Diyos yung karapat dapat. Ang tinatawag ng Diyos ay gusto niya. At walang dahilan. Kayo rin naman na hindi pare, madre o laiko. May asawa, walang asawa, dalaga o binata, lolo o lola, papa o mama, tatay o nanay, ate o kuya, lahat naman tayo, mayroon tayong biyayang tinanggap galing sa Diyos. Pero ang kailangan lang nating gawin ay ito, magpaka-totoo. Magpaka-totoo at kilalanin ang kagandahang loob ng Diyos at huwag kalimutan na ang Diyos ay mapagmahal. Pero pagkatapos noon, anong nangyari? Lumundag tayo. Alam natin yung kwento ni David at Goliath. Higante, malaking tao, maliit si David, at nanggugulo ang malaking taong ito, kaya si David ang humarap. At dahil siya ay hari, pinagsuot siya ng boots, pinagsuot siya ng shield, pinagsuot ng scabbard, at binigyan ng sword. Lahat yan, puro bakal. At anong ginawa ni David? Isinuot kasi gustong pagbigyan. Pero hindi naman siya makalakad. Dahil sa bigat, sapagkat siya'y pastol. Alam niyo kung ako yon, sa totoo lang, kung ako yon, titiisin ko na lang. Eh, hari ako eh. Ang hari may scabbard, ang hari may shield, ang hari may boots. Pero hindi naman niya sanay yun eh. Kaya anong kanyang ginawa? Balikan natin ang salita, magpakatotoo. Anong ginawa niya? Sabi niya, sandali lang, hindi naman ako makalakad dito. Ang bigat-bigat ng sapatos, hindi ako sanay. Ang bigat-bigat ng shield, hindi ako sanay. At lalong hindi ako sanay na humawak ng espada. Tinanggal. At ano ang kanyang suot? Suot ng pastol. Haharap sa isang higante. At ano ang kanyang dala? Hindi bala, hindi espada, kundi malilinis, makikinis na bato. Galing sa ilog. Magpakatotoo. At ano ang nangyari? Sa pamamagitan ng kanyang pagiging totoo, tinamaan sa noo ang higante, bumulagta, at ayon sa Biblia, kinuha ni David ang sariling espada ng higante at pinugutan ng ulo. Nagpakatotoo, hindi ko naman gawi ang maging hari. Ako ay isang pastol, bakit ako magkukunwari? At one thing led to another, one victory over another victory. At ngayon, si David ay hindi na pastol. Nakatira na siya sa kanyang bahay at nag-uutos na siya sa mga sundalo. Hari na siya ngayon. With entitlements, with privileges. Sikat na, hinahangaan na. Isang hapon,
Di naman to censored. Isang hapon, nagising si Haring David. Naglalakad siya sa tabi ng kanyang bintana at nakita niya ang isang babae sa kabilang bahay na parang naliligo na hindi niya maintindihan. Siyempre, maganda ang mukha at katawan, pero may bumubulong sa kanya. Hindi dapat yan. Pero meron ding bumubulong sa kanya. At ang sabi, ang dami mo nang tinalong kalaban, di mo kayang talunin ang sarili mo. You have handled the kingdom, you cannot handle yourself. People admire you cannot even believe in yourself. Pero sa kabila, ang boses ay, wag. Pero nakinig siya doon sa kabilang boses. Inalam kung sino at ang pangalan daw ay Bathsheba, asawa ni Uriah. At hindi lang yon. One thing led to another at pagkatapos ng ilang araw, may maliit na sulat si Bathsheba at ang sabi, buntis ako. Buntis ako. Machichismis ako sa buong kaharian. Ano ang dapat kong gawin? Pinatawag niya ang asawa at sinabi, mag-break ka muna sa digmaan, umuwi ka muna. Sabi ng asawa, hindi po ako pwedeng tumabi sa aking asawa sapagkat dudumi ako sa harap ng Panginoon at baka matalo ako sa labanan. Mas malinis pa yung puso ng sundalo kaysa sa nag-uutos sa kanya. Pangalawang pagsisikap, nilasing. Pero hindi pa rin pumasok sa silid ng kanyang asawa. At naging pangatlo, at sa huli, sabi ni David ay ito, put Uriah at the front line. When the battle is fierce, withdraw. That's an order. I am the king. Totoo pa ba siya? Hindi na. Nagpapalusot na. Nagsisinungaling na. Handa nang pumatay. Handa nang pumatay para pagtakpan ang sariling kabulukan. Handa nang pumatay para pagtakpan ang sariling kasalanan. Nagsinungaling at pumatay. Ito yung ginawa ni Haring David. At hindi lamang nagsinungaling at hindi lamang pumatay, ninakaw pa yung asawa ng may asawa. At namatay si Uriah. At ano ang nangyari? Pwede na niyang pakasalan. At ang sabi sa Biblia, si Samuel na nagbuhos ng langis sa kanyang ulo at hinirang siya bilang hari, ay pumunta sa silid ng hari at sinabi, Your Royal Highness, what do you think of this? Sabi niya, mayroon pong isang mayamang pastol, malawak ang lupain at maraming tupang alaga. Mayroon siyang nakitang isang maliit na tupa na alagang kaisa-isa ng isang mahirap na tao. Nagustuhan niya kasi maganda, walang sugat, walang kapintasan yung tupa. Pero ayaw ipagbili yung lupa. Ayaw ipagbili yung tupa. Pero pinatay niya yung may-ari at tinangkin yung gustong tupa.
Hindi tinamaan si Haring David. Anong kanyang sabi? Kung sino man ang gumawa niyan, ay dapat mamatay. At sinunggaban ng propeta ang pagkakataon at sinabi, "You are the man. You are the man. God chose you. God blessed you. God selected you against all the others, against your seven brothers. And what have you done? Yumabang ka. Anong nangyari sa'yo? Ginamit mo yung talino mo para manlamang sa kapwa-tao. Anong nangyari sa'yo? Nagsimula kang totoo. Nagtatapos ka ngayong sinungaling, magnanakaw, at mamamatay tao. Nagsinungaling ka sa iyong sarili, pinatay mo ang asawa ng kalaguyo mo. Ano pa ang susunod? Gagawa ka na ng templo sa mga Diyos-Diyosan? And then, David said, "Have mercy on me, God, in your kindness. In your compassion, blot out my offense. Wash me thoroughly of my sin, and of my sin, cleanse me." Pagsisisi. Totoo ang pagsisisi nasa huli. At marami tayong dapat pagsisihan sapagkat marami tayong pagkukulang. Pero ang dapat natin sanang tandaan ay ito. Ang lahat ng kasalanan ay nagsisimula sa paglimot sa kaisa-isang katotohanan. And what is it? Be true to yourself. Magpakatotoo ka. Hindi mo kailangang magkunwari. At lalong hindi mo kailangang magsinungaling. Huwag kang magnanakaw. At lalong huwag kang papatay. Subalit, mga minamahal kong kapatid, kung totoo na tayong lahat ay dapat na magpakatotoo, ang tanong naman ay, yung ating pagiging totoo ay dapat na lumalabas sa ating mga pag-iisip, sa ating mga pagpapasya. Alam na natin ang pinag-uusapan ng ating bayan. Ayaw natin ang sinungaling. Ayaw natin ang mamamatay tao. Ayaw natin ang magnanakaw. Pero, kung ang kabarkada mo ay sinungaling na ayaw magsabi ng totoo, kung ang kabarkada mo ay mamamatay tao, na hindi pa rin nagsisisi sa kanyang pagpatay sa kapwa. Kung ang kasama mo ay magnanakaw at hindi isinausoli ang ninakaw, di ba ito ay nagpapakita din kung sino ka talaga, kung sino ang tunay na ikaw. Si Haring David ay tayong lahat. Iba't iba ng kapangyarihan, pero lahat ay may kapangyarihan. Si Haring David ay tayong lahat. Nagsimulang hamak, binigyan ng magandang pag-aaral, binigyan ng magandang hanap buhay, binigyan ng magandang kamag-anak, binigyan ng magandang kinabukasan. Hanggang kailan? Laki na ng ulo mo. Hanggang kailan natututo ka ng magsinungaling? Hanggang kailan? Natututo ka ng manira? Natututo ka ng
pumatay ng buhay ng ibang tao, bagamat hindi ka nananaksak o hindi ka namamaril, ay naninira ka na ng buhay. Ang kwentong ito ay kwento ng pagiging totoo at kwento ng pagiging sinungaling. Kwento ng pagiging tapat at kwento ng pagtataksil. Kwento ng pagiging mapagpasalamat. Kwento ng pagiging mayabang. Nasaan tayo sa kwentong ito? At sa pagninilay na susunod, ay tingnan natin ang tatlong tao. Una, sino si Samuel sa iyong buhay? Sino yung tinatanawan mo ng utang na loob na naging kasangkapan upang mapalapit ka sa Diyos? Pero pangalawa, babae man o lalaki, sino ang Bathsheba ng iyong buhay? Yung lihim mong tukso, yung lihim mong kahinaan, yung skeleton sa closet mo, yung lihim mo na hindi mo kayang ikwento sapagkat nakakahiya at nakakatakot ang parusa. Sino sila sa buhay mo? Balik tayo sa tanong ng kamatayan. Handa ka na bang mamatay? Ano ba ang sasabihin nila kapag wala ka na? At tiyak ka na ba sa pupuntahan mo? Ang hamon ng ating panahon, ang hamon ng ating pananagutan ay magpaka-totoo.